isa sa mga pinaka-astig talagang karakter ng mga Pilipino yung pagiging rock and roll natin. Lalo na kapag may mga problema or mga sakuna or may mga peste tayong mga siguro na na-experience kagaya ng pinuntahan natin sa ating food adventure dito sa St. Isidore the Farmer Resort, kung saan may mga ingredients silang ginagamit na kinukonsider nating peste, pero imbes na maging salot, eh alam mo naman tayo mga Pinoy, basta edible, basta hindi nakakalason, the only way we can address that is by cooking them. At syempre, ini-enjoy natin itong delicacy na ito. Tara, samahan niyo ako sa adventure na to. Manguha tayo ng mga exotic na ingredients at solid na mga putahe. Gagawa tayo niya namaya. Pagpagong sabi nila, mabilis, mabagal. 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 Tingnan natin. Dino, mabilis! Uy! Wala ka na sa pagong! Bata pa to. Yeah! Sinungalingan ba mabilis tong pagong na to, ha? Ay! Palaka! Uy! Wala ka na to? Eto, kaya pa ito. Ha? Isa sa mga ingredients na meron tayo ngayon, isa sa mga ifo-forage natin or ihahunt natin, ay ang tinatawag nilang ahas pagong. Ito ay isang soft-shelled turtle na naninira ng mga fish pond kung saan kinakain yung mga similya at yung mga medium-sized na isda. At yun nga, naging sakit sa ulo ng mga may-ari ng fish pond. Bakit nandito tayo ngayon? Akala ko nasa fish pond ang mga ahas pagong. Apo. Yung isa po kasi sa pagtatago din nila is nagaanin po sila sa mga putik. Nagsumisiksik din sila. Okay. Medyo ingat lang din pag kunyari natripan yung manghuli din ng ahas pagong. Kasi nanunuklaw. Nangangagat. Nangangagat kasi medyo masakit. Masakit o medyo? Masakit po. Masakit. Tugo-tugo, no? Hindi naman makakaputol ng daliri. Hindi naman po kaso hindi niya po bibitawan. Malakas yung kuko niya, malakas yung paa. So kailangan talaga mag-ingat. So normally sir, gaano kalaki ang inilalaki ng mga gantong ahas pagong? Higit sa 1 kilo sir. 1 kilo? So ito wala pa to, batang-bata pa to. Anong normal na lutong ginagawa niyo dyan? Kami po, nagagawa po namin dito is sisig tsaka adobo. Sisig, adobo? Yes po. Siguro kaya ko yung sisig. Pero mas kaya ko yata yung adobo. Subukan natin yan sa adobo, sir. Yes, sir. Habang busy ako sa panghuhuli ng ahas pagong sa St. Isidore, ang bisita kong si Kuya Pekto tila nag-warm up na sa pagkain ng mga exotic delicacies ng Pampanga. At pagdating sa mga pagkain kakaiba pero talagang masarap at legit na kapangpangan, specialty yan ng Apagmarangle sa bayan ng Guagua. Apagmarangle is an authentic Kapampangan restaurant here in Guagua. It is our advocacy to keep yung mga authentic dishes served in a traditional way. So pag kumain kayo dito, talagang kung paano sinaserve sa bahay yung pagkain, ganun nyo siya may experience. Sa tingin pa lang, parang busog na ako. Kaya umpisahan natin kung saan natin pwedeng umpisahan. Doon muna tayo sa dulo. Unahin natin ang dinuguan. Uy, masarap to ah. Ang dinuguan nila puti. The last kasi nakikita natin ang dinuguan, medyo dark yung kulay, di ba? Siyempre, kanin natin yan. Yung kanin nila dito is parang fried rice, pinakbet na parang arroz valenciana type na pinakbet style. Siyempre, dito tayo sa gulay. Pako! Yung tawagin nila daw dito to, tiddad. Alam mo yung dinuguan na kakaiba? Pako! With salted egg, pako, sibuyas kamatis. Crunchiness! Ang sarap! Fresh na fresh! Dito sa Apagmarangle, must try ito. Dito tayo sa Begukan. Ito po ay binagoongan. Mmm!
Kailangan ng kanin to. Sarap sa kanin. Subukan naman natin yung kalyos. Talaga pinagtuunan ng pansin to. Hindi pwedeng iwan-iwanan to kasi yung lambot to. Sarap. Crispy pata. Uy! Oh, malamig niyo? Okay. Siyempre, hindi pwedeng wala yan. Kinakamay talaga dapat to eh. Balat. Panalo! Dagat hito! Niluto ito sa luyang dilaw and sinangkot siya. Masarap pala pag ginan ito yung hito. Inadobo, something. Asado ng ima ko. Kumbaga, ima ko, nanay ko. Parang gano'n. My mother. Ang sarap ito. The chicken. Yung tender ng chicken. Yung potato. Andun lahat eh. Nanunuot yung lata. Ang saka loob-looban. Okay, so ito na yung balatong. Ang tawagin po nila dito, ibalatong, which is munggo! Okay, so bakit ganito? Wala kayo nakikitang munggo, di ba? Yung mga bilog-bilog. Dahil po kasi ang ginagawa po nila dito ay binabalatan nila yung munggo. What? Binabalatan yung munggo? Grabe sila, no? First time, amis na amis ako sa munggo kasi wala kang makikita mga bilog-bilog. Di ba? Nasa munggo. Pero wala kang makikita ng munggo. Galing! Ang sarap to! Ay! Pero siyempre, hindi dapat matapos si Kuya Pekto nang hindi natitikman ang dalawang specialty ng kapagmarangli. Ang ginisang kamaru at bitute. Kayanin naman kaya niya ang kakaibang food experience na ito sa kabila ng inamin niyang sikreto? Tuloy ang food adventure sa Pampanga kung saan sinadya natin ang St. Isidore the Farmer Resort para sa isang kakaibang delicacy, ang ahas pagong. Isang uri ng softshell turtle na tinuturing na peste ng mga may-ari ng palaisdaan dahil sa pinsalang nagagawa nito sa mga sinili at maliliit na isda. Pagpagong sabi nila, mabilis, mabagal. Mabagal. Tingnan natin. Hindi na, mabilis! Uy! Uy, ang pinis ang pagong! Uy! That's one fast turtle! Sinungalingan, mabilis tong pagong na to ah. Patingin nga, sir. Ayan o. Ayan o. Ayan o, grabe o nga. Nag-crack yung kahoy. Matapos naming makapanghuli ng ilang ahas pagong, nagpatulong akong ihanda ito sa pagluluto mula kay Kuya Marvin na isa sa mga lokal na naglas makakain ito. Walang kaide-ideya si Kuya Pekto sa naghihintay sa kanya sa St. Isidore. Well, kasi busy pa siyang harapin ng isa sa mga pinaka-nakakakabang food adventure niya sa Apagmarangli. Ngayon, nasa harap ko siya! Inay! Sabi nila sa history, bakit masarap pagluto ang makapampangan? Kasi during the Spanish time, no, nandito yung mga Spaniards, they trained Kapampangan to be their cook. So every time may mga bisita sila, yung mga Kapampangan ang nagluluto. Natikman na ni Kuya Pekto ang ilan sa mga panalong klasik Kapampangan dishes ng Apagmarangli. Pero isa sa mga dapat mo rin matikman kapag kumain ka dito, ang kamaro na gawa sa isang uri ng kuliglig. Ginasa ito sa bawang, sibuyas at kamatis. Saka tinimplahan ng patis, asin at paminta. At kapag naging crispy na ang kamaro, ready to serve na ito! Ito na. Special din to. Ito! Kamaro. Crickets. Try it! Malutong lutong. Crunchiness. Harap ah. Pambulutan to. Pwede.
Kamaru? Check. Eh yung next specialty dish, kayanin naman kaya niya? Yan ang betute na gawa sa palaka. Alam niyo po ba natakot ako sa palaka? Masalubong ko nga lang sa garahe, ito rumaatras ako eh. Ngayon, nasa harap ko siya. Inay! Oh, yan ha. Oh. Betute. Inay! Betute. Naluluha ako. Wag na lang kasi. Asan chicken? Masarap, masarap naman pala siya. At kung trip mong maging mas malasa ang palaka experience mo, nagsiserve din sila dito ng salted egg betute. Ang palakang bukid niluto sa sauce na gawa sa dinurong na itlog na maalat, bawa at paprika. Saka hinalo ang piniritong palaka hanggang mabalot ito ng sauce. Konting garnish at yan na! May salted egg betute ka na! Ha! Okay na ako! Pagtatanungin mo ako kung ano yung pinakapaborito kong karne na lutuin at kainin, hindi manok, hindi baboy, kundi ito, yung ating gansa. Para sa akin, mas malinamnam yung karne ng gansa. Tapos yun nga, hindi ganun katigas yung karne kahit ganun siya kalaki. Kaya for me, kung meron kang mas magandang or pwedeng alagaan na pangkarne sa iyong bakuran, I think gansa yung isa sa mga pinaka-the best na alagaan. Dahil nandito tayo sa Pampanga ngayon, naisip lang natin na baka pwede nating gamitin yung isa sa mga pinakakilalang condiments o pampalasa or panimpla or sausawan na meron ang Pampanga, which is yung kanilang buro. Hindi ito ang unang beses na gagamit tayo ng buro. Matatandaan, nung bumisita tayo sa Tarlac, nakita rin natin kung paano gawin ang burong hipon at ito na ginamit natin sa pagluluto ng pinangat na karpa at tilapia. Once na na-portion na natin yung ating gansa, mainit na yung ating mantika, yan nagtatawag na siya, pwede na nating isear yung ating karne. So maganda na yung browning na nangyayari doon sa ating pan ngayon, sa ating wok. Habol na natin yung ating panggisa. Saan tayo dito ng sibuyas, bawang syempre, tsaka luya. So, amoy na amoy na natin yung ating ginisang luya, sibuyas, tsaka bawang. Eto, ready na yung ating buro. Siyempre, yung ating component para lang mabalanse. Para lang mas masiguro nating masarap yung kalalabasan niya. Nadagdagan lang natin ng lalim yung lasa natin by adding in some sugar. Ang hinahabol ko dito sa paglagay ng asukal eh, para lang bumalanse doon sa asim na meron yung buro. Hindi para magbigay ng tamis, kundi yun nga, para mas umangat yung lasa ng buro natin. And then finally, some salt. And pampa-enhance lang ng kulay at saka konting aroma na din yung ating annatto powder. And then, yung ating chicken stock. Napakuluan na natin ito ng almost 2 hours at malambot na yung karne. Maganda na rin yung pagkaka-reduce ng ating sauce. To finish off our dish, konting kick lang. Lagyan natin ang siling haba. Siyempre, yung ating labuyo. Angas na! Rock and roll na ito!
pwede tayo mag-serve. Pag sinabi nating asado, iba't ibang versions yan. Pero typically, ang maiisip natin kaagad is on the sweet side, yung timpla na ito. Pero kapag sinabi natin kapangpangan, asado, eh more on tangy or medyo may konting asim at savory yung flavors na siguro umaangat sa mga dishes na tinatawag nilang asado. And yun lang yung gagawin natin dito sa isa sa mga kinukonsider nating delicacy, yung ating igat. Kakat lang natin into portions yung ating igat. Next, nag-grill tayo nito. Barley. Pero iba ito. Once ma-portion natin yung ating mga igat, pababaran lang natin ng mga pampalasa yan. Para matanggal yung konting lansa niya, calamansi juice, salt, and soy sauce. Imamassage lang natin yan. So, imamarinate lang natin to ng at least 30 minutes. Kukoat natin ng cornstarch, saka natin i-deep fry. So ito, nababad na natin yung ating mga tinimpla kanina. And bago natin siya i-deep fry, para lang pandagdag dun sa texture ng ating dish, lalagyan lang natin ng cornstarch. Once na naiprito na natin lahat ng ating igat, tanggalin lang natin yung excess oil, saka natin lalagyan ng margarine. Siyempre yung ating sibuyas. Lagay din tayo ng leeks. Then, yung ating bawang. Kapag mabango na yung ating mga panggisa, lagay na natin yung ating whole peeled tomatoes. Kung wala man kayo nito, fresh tomatoes, pwede rin. Tomato sauce or tomato paste, pwede rin. Lagyan lang natin ng soy sauce. Konting sugar. Then yung stock. And bago natin ibalik yung ating piniritong isda, lagay lang natin yung ating tokwa. Yan. Peste ba sa inyo ito? Igat. Igat? Yeah. Oh, igat. Igat. Ano ba ang igat sa English? Ano ba? Eel? Parang eel. Parang river eel. Kiwit. Kiwit? Kiwit. Cute, no? Kiwit. Sa amin naman sa Mountain Province, ay chalit. Ah, chalit. Oo, sa amin, ang igat sa Bisaya, maharot. Igat. Ah, yun yung meaning. Oo, igat. Yung gansahan natin, giniso sa buro. Anong paboritong rock band ng mga gansa? Ano? Guns N' Roses. Chef, medyo spicy ng kote, pero napakasarap, ha? Spicy. Hey, masarap ito, ha? Yeah. Igat. Igat. Igat you. Parang love ko na siya. Pero paano naging peste? Binubutas yung mga ayun. Ngayon, nawawalan po ng tubig yung mga palayan. Tsaka humuhuna yung mga pilapil. Apo, nakakaroon sila ng butas. Hindi makapag-hold ng tubig yung palayan po. Sinong paboritong action star ng mga gansa? Sino? Edu Gansano. Hey.
Matapos ang maprosesong paglilinis ng mga nahuli nating ahaspagong kanina, ready na tayong magluto na kakaibang putahing ihahanda natin para kay Kuya Pekto. Ang tanong, handa na rin kaya siyang makatikim ng pagong for the first time? Labanos. Ito, medyo maasim lang din dahil parang ang kalalabasan nito eh parang atsara nga, isang mabilis lang. Okay? So, lagay lang natin sa pan na mainit. Pero dahil medyo makakapal yung slice ko, pakukuluan ko lang siya ng kaunti sa stock. Yan. Tapos, pwede ka naman, kung iba yung lulutuan natin, kunyari, stainless pot, pwede mo nang lagyan ng suka. Pero dahil kasi carbon steel yung gamit natin, medyo hindi maganda yung reaction niya sa acid, hindi ko muna ilalagay yung suka. So, kumbaga, pakukuluan ko muna to ng chicken stock. Pag lumambot, saka ako ilalagay yung suka natin dun sa pagbababaran. Salt. Salt, yan. Isang mabilis. Tapos, konting sugar. Yan ang magdadalaga. Yes, sir. Tapos mamaya na lang natin yung susukaan. So, habang pinalalambot natin yung ating labanos, siguro mga 5 minutes ko lang to, pwede na nating chapin yung ating pagong. Siguro parang ikaw lang makakakain yan. Hindi, kasha to. Hindi, pag i-extend ko para pati ikaw makatikim. Sa'yo lang yan, kasha eh! Hello. Sibuyas. Sibuyas, syempre. So yung ating labanos, okay na to. Bababaran ko na lang to ng suka. Para lang may asim tayong mararanasan. Tika. Bawang? Bako ah! Ayan, sabi nga natin, pantanggalan sa konting luya. So yun, stop. Siyempre, toyo. Sugar. Siyempre, paminta. Pwede rin kayo maglagay ng kwan dyan, laurel. And of course, konting suka. So balikan natin to kay Pekto pag malambot na. Okay. Pwede na i-serve to pagkatapos. Alright. Itinuturing na peste sa palaistaan dito sa Pampanga. Ginamit natin para magluto ng adobo. At matapos lumambot ng pinakuluan nating adobong ahaspagong, mukhang kinakabahan pa rin si Kuya Pekto sa kakaibang food adventure na ito. Eto, Kuya Pekto. Na? Oo, damang-dama ko yung galak mo, yung... Saya ko! Anticipation. Sobra! Ayan, so, pansin lang natin, no? Oh. Wala tayong pampalapot, pero yung... Malapot yung sabaw ni Chef, ano? No? Oo. Ano, dadaling ko na sa mga bisita natin? Hindi. Tayo, Titi Kim. Tayo ba? Tayo, Titi Kim. Nakakanta ko, Chef, eh. Mamadali nga ako eh. Sakto nga kasi hindi ka pwedeng umalis ng gutom. Gutom ba? Garnish lang naman. Garnish lang. Doon lang ako sa garnish kaya. Ay, hindi. Ay, hindi ba? Hindi pwede. Kasi... Ay. Kakaiba to? Siyempre yung experience natin. Pagong, first time. Akin to? Yan. Sa'yo muna! Tikim lang, tikim. So yung karne niya, ayan eh oh. Ang ganda eh. At saka malambot. Uy! May sipa! Masarap! Ha? Hindi siya lasong manok, lasong sa baboy. Totoo ba? Huwag mo nga akong ina... Hindi nga! Iba... May ano siya, no? May... Saan? Konting lansa. Anak na... Talaga. Day! Eh? Boy! Oo. Oh. Diba? Hindi naman. Parang baboy nga. Baboy. Na parang manok yung laman niya na mahaba. Pero may lansa. Meron. Pag naiisip ko kasi pa ito. Akin to?
masarap to. No? Parang taba ng baboy. Paglapitin mo yung labi mo! Wala ka yung ibang inuman! Maya, maya! Naisip ko kasi... Tayo nagkatay eh. So, ano bang gagawin ko, Direk? Gusto magpa-picture ng mga bata. Kasi nandito daw si Alden. Sisirain ko ba yung mga pangarap nila? Si Alden Richardson, tuwa yung bata na kapagpa-picture kay Alden.